Hello guys, welcome back to my channel. Okay, yan, meron na naman po tayong panibagong vlog. And itong vlog pong ito ay tungkol dito sa ano na ito, sa product po na ito. This is the TA350 Titanium Audio. Okay, it was sa, ayan, ito guys, Titanium Audio TA350 model. And ayan po ang specification niya. The output power rating is 30 watts. 4-inch yung subwoofer niya plus 3-inch high yung dalawang satellites, this one, pero hindi na, parang ano naman siya guys, smaller, pero yun nga. Ayan, so same specs ang nakalagay, no? Ayan, so the it's been quite a while na nasa akin na siya, no? Bali going 2 months na yata siya bago ko nagawa ng video, no? Pero sinicheck ko lang kasi kung kumusta yung performance niya, and it went well. So compared to the ones na nabibili na tulad ni Concert, ni LG, ni yung mga ibang branded na tamatch niya, this one is priced at 1,000 pesos. Okay. While the LG brand of this one is priced at 3,000. Yung Concert, same, 3,000 din. But they are, compared to, in my personal, ano na, in my personal observation, mas malakas pa rin talaga yung Concert and yung LG, no? Because I have them both before, no? Hindi ko na nga lang nagawa ng vlog kasi ibinenta ko dahil I feel like they are not that worth of the price, no? That's why I ended up with this one. Because it's a 1,000 peso 2.1 multimedia speaker system. And sa 1,000 guys, eh, yung quality ng sounds na nakukuha natin is hindi naman malayo doon sa 3,000 na set na ano na sound system, no? Although respect to the LG and to the Concert, maganda naman sila. It's just that yung 3,000, yung triple the price, parang mas super worth it ito. Actually, I will make a review also comparing this product to that one. This is the Itel. I also made the vlog of this speaker. And ayun. Ang nangyayari kasi guys is nag-explore ako ng mga what do you call this? Nag-explore ako ng mga speakers na ano na great finds, cheap. So, yun. Meron akong vlog nito guys, abangan nyo rin. And I will also make a vlog na comparison nilang dalawa. Ito kasi guys, 650. Ito, 1,000. However, you get more. Okay? With this one. Ayan. So, ito, meron siyang mic. However, hindi ko mahanap eh. Dahil nga, since magto 2 months na sa akin itong speaker na to, naitago somewhere there. Hindi ko alam kung saan ko nailagay. And then, yung ano nito guys, yung remote niya ito. Okay? So, it is way more premium than the Itel. No? Anyway, yun, gagawin ko rin ng video yan guys, yung comparison nila. But then, for now, ayan ang itsura niya guys. Okay? Napaka presentable niya, no. Napaka, if you will come to see to visualize the design of the speakers, napaka ano niya, small but terrible, no. Dito ko nilalagay yan guys, dito yung main, ito. Dito ko nilalagay ito doon sa gitna. And then itong mga satellites niya dito. Okay? I also use this one as the speaker of this TV, no? Ayan. So, I think, ayan nga, ang ano pala nito, specs nito is, yan nga, meron siyang FM, meron siyang USB, meron siyang SD, playback, and Bluetooth. And, yun nga, yung pinaka mga buttons niya rito is this one, ayan, meron siyang bass control, meron siyang mode, meron siyang next, play, pause, volume, USB, SD. And yung sa pinakalikod niya guys is meron siyang ano, yan
meron siyang in and out. Ayan. Okay? So, meron siyang input and output. Okay? And then, meron din siyang switch. Alam ko switch ito eh. Wait. I don't know what's this one. Ah, mic volume pala to, guys. Meron pa siyang mic volume dito sa likod, no? Ayan, ano ng mic niya. Yeah. So, ito, meron siyang mic volume dito. Meron siyang FM antenna. Pasensya na, medyo marumi ang ating unit. Dahil, sabi ko nga, guys, 2 months na to sa akin. Yan. So, yan ang power consumption niya is 30 watts. PMPO 25. So, usually, ang talagang tunay na PMPO niyan is nasa 250 lang. Pero, they're saying na 25, pero, yun nga, malabo, malayo, malayong maging 25 yan dahil masyadong malakas po ang 25, no? Okay, so, yan ang satellites niya. Okay, so, this is made of, parang plastic na, parang wood eh. I cannot determine kung anong material siya. And yung kinaganda nito, guys, mahahaba itong ano niya, yung mga wire niya, and it seems durable, no? Durable yung ano niya, yung wire niya. So, ito yung ganyan siya. Wala na siyang color coding like red or white or yellow. Wala na. Pareha silang black. And, yan. Yan yung parang color coding niya lang is black and white to signify na kung anong positive at negative. So, ayun. So, once na, ano, pwede tayo mag-use ng gumamit ng remote. Okay. Meron siyang mute, meron siyang mood, and may volume, next, previews, EQ, ito hindi ko pa na-try ito, itong ref na ito, ewan ko na yan. Ito maybe sa ano to, sa FM, repeat pala siguro to, baka repeat to. And then itong FOL, nawala kasi yung ano ko eh, yung parang ano ko, yung ano niya, yung manual. Pero ganun pa man na yun. So, since maybe ang habol din naman natin dito, guys, yung quality ng sounds eh. So, ako, pinapauna ko na sa inyo, yung quality ng sounds na ito, nito, for 1,000 pesos, you get what you paid for. Okay? Hindi siya ganun kalakas na masasabing yayanigin yung bahay ninyo. Hindi siya ganun. Pero, yung 1,000 mo, maibabalik niya sa'yo. Hindi kamukha ng mga ibang speakers na yung mga ano, yung mga unbranded na nabibili sa mga sa labas na mga Chinese outlets. 1,000 sila pero you only get 500 peso kind of speaker dahil tunog lata. While this one, you have the bass control, you have a good sound quality of the music. Hindi tayo makakapag-play ng music na ano yung ano, baka kasi ma-copyright, yung no copyright lang po ang pinapatugtog ko, and that is the yun nga yung background music ko na naman sa aking YouTube videos. Okay, so sandali guys, anuin ko, papakita ko sa inyo if I will connect it to the cellphone para makita niyo kung ano yung sound quality niya using my YouTube videos background music. Okay? Okay guys, so this is the name of the ano no product when using your Bluetooth. This is TA350. So kukunin natin siya, no. Hindi ko pa yata siya na ano sa ano sa Bluetooth, kaya sasalita rin naman yan guys eh, no. Bluetooth natin ha. Okay, that is FM. Ayan. That would be the Bluetooth. After the FM, you will hear a sound na ayun, nag-Bluetooth na siya. Ayun. So pag nag-click na siya ng ganun, connected na, parang meron siyang beeping sound. Then that's it. So play natin ngayon yung ano natin guys, yung what do you call that? Yung ano, yung YouTube background music ko. Yun lang kasi ang ano, hindi makaka-copyright. So this is the Tropic ano Domini Beats, okay? Okay. Sagad yung bass niyan, guys. Oh. Okay.
Okay. Nakikita niya. Okay, so that's how you see it, no? Tingnan niyo yung bass or bass control niya. Ako personally, no, siyempre ako ang nakakarinig sa personal. Ako na nagsasabi sa inyo, guys, maganda yung tunog, yung quality magandang-maganda, yung bass niya hindi sabog kahit na itodo pa natin yung volume niya. And even if I will max the volume to the cellphone, wala akong masabi. So, sabi ko nga, sa 1,000 pesos, guys, you get what you paid for. But, again, this 2,500 watts PMPO is not true. For me, it's not true. It will give you a sound, a super good quality sound in a small room. But do not expect if you will put it in a big room kasi lilitaw na parang ano siya. Kulang na kulang yung sounds mo. Kulang na kulang yung kabog, kulang na kulang yung treble. Pero again, yun nga. Tulad ng sabi ko, this is a good buy. So, hopefully, soon, no? Itong dalawang to, ang pagkukumpara natin. Because I had the video of this also. And, doon na lang, abangan nyo na lang, guys, pagka ginawang ko na siya ng comparison. Okay? So, for now, yan yung ano na. Yun ang right now na assessment ko. Comparing this one to this one. Okay, I hope you like it. Yun, guys. Thanks for watching. Keep safe, everyone. Thanks be to God. Bye for now. Bye.